Maiwasan po na magkasara at masusunod na po kita. Amen. Okay po kayo at tatapusin ko lang para magkaroon kayo katiyakan na kahit kailan kayo mamatay, ang punta nyo sa langit. Okay. So, nakakimigay. Kanina tumatayo siya, sabi niya, kung sino man ay dumilig ng akin magbukas ang pinto, ako'y papasok sa kanya. Okay? So, binuksan yung pinto. Tama? So, ano ginawa ni Jesus? Pumasok. Tama ba? Nasaan si Jesus ngayon? Nasa puso na. Kaya kung nasa puso niya siya, sabi niya, ako'y papasok sa kanya at maghahaponang kasama niya. Ngayon, kaya ang tanong, sasamahan ka na yung sahaponan, pinatawad ka na ba sa kasalanan mo? Para maisip niyo ganito, kung ako, galit mo, tapos bigla akong kumatok sa bahay mo, paano? Lenin. Lenin, buksan mo pinto. Bukas mo pinto. May daladaan pagkain. Kain tayo. Tanong, galit pa ba ako kay Lenin? Sino man ako nito sa pagkain, di ba? Kahit may sama akong loob sa kanya dahil sa kasalanan sa akin, ako yun ang pinapakita ko sa iyo, hindi na ako galit sa iyo. Dahil sa ating kasalanan, si Jesus ay napakabalal, yung galit ng Diyos na nanatili sa kasalanan. Pero binayaran niya ang kasalanan. Kaya kumatok na siya sa puso. Kaya pagbuksan mo pinto, sabi niya, ako'y papasok. At sasama ko sa pagkain. Kaya tanong, ano ginawa niya sa kasalanan mo? Kung gayon, kung sasamahan kita sa pagkain, anong nangyari sa kasalanan mo sa akin? Pinatawad na. Ito ang pakinggan. Makinig kayo, hindi alam ng maraming tao kahit hindi lang nasasabing born again sila. Nung namatay si Cristo sa krus, namatay siya minsan para sa lahat ng kapanahunan. Nakaraan, pati magagawa pa niya. Ngayon, kung tinagap si Kristo, hindi ka na pwede parusahan ng Diyos sa kasalanan ng binyara ng Diyos. Tama? Kung tinagap si Kristo, pinatawag ka sa kasalanan ng binyara niya. Ano yun, nakaraan lang o pati magagawa pa? Nasipan niyo. Ilan ang binyara niya? Nakaraan, pati magagawa pa. Tama? Kung tumanggap ka kay Kristo, diwala ka sa kanya, ilan ang pinatawag? Lahat. Nakaraan, pati magagawa pa. Sige, doon muna tayo sa nakaraan. Kung lahat ng kasalanan mo nakaraan, pinatawad na ni Jesus, pag mamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Langit! Mali na ba? Bayad na niya yan, nagtiwala ka sa kanya, pumasok na siya, sasama ka na sa pagkain, hindi na siya galit sa'yo. Pinatawad ka na sa nakaraang kasalanan mo. Tama? Kaya kung binayaran na niya yung magagawa mo pa, bakit ka pa niya pagbabayarin? Tama? So, ibig sabihin yun, pinatawad ka na rin. Tama ba? Kung pinatawad ka na maging sa magagawa mo sa kasalanan, pag mamatay ka pagkaraan ng 30 taon, saan ka pupunta? Langit pa rin? Oo, oh, pwede na eh, di ba? Pagkaraan 50 taon, buti mabupang 50 taon pa, saan ka pupunta? Saan? Langit pa rin. Ganun ka ganun yung ibig sabihin yun. Tutal, pinatawad na rin lang ako, gagawa lang kasalanan. Langit na, tuloy pa ako sa kasalanan. Ano sa palagay nyo? Pwede ba yun? Hindi, bakit hindi? Oo, nakikristo na. Ngayon, isipin nyo, kunyari, nasa barko tayo, nalunod tayo, ay bumagsak yung barko, ako, biglang ninako akong bangka. Tapos, sino pa ngayon? Ikaw, kunyari, paano? Brian, sa mga naligtas, sabi ko, sige, sakay kayo dito, kung sino? Ilang tao, ilang grupo, sumakay sa akin. Tapos si Brian, alam niya, naligtas ko siya. Ang gagawin ba niya, susuntukin niya ako? Nagawa niya ako masama? Parang ganun yung kay Kristo. Pinatawad ka na, bakit ka pa magpapatuloy sa kasalanan? Sa katunayan nga, pag tinanggap ko si Kristo, sabi sa panalangin, maiwasan ko na magkasala at masusunod na po kita. Malaya ka na sa kasalanan. Dali na ba? Uli, pag tinanggap ko si Kristo, pag mamatay ka, saan ka pupunta? Langit. Kasi anong nangyari sa kasalanan mo? Ilang pinatawad? Nakaraan lang o pati magagawa pa? Nalibig pa sa'yo, papatuloy ka sa kasalanan? Hindi, kasi hindi kasama sa binayaran ni Jesus yun. Pag sadya kang patuloy ng kasala at namatay ka dyan, ipero ka dahil binasus mo na sa Jesus, sobra-sobra yung kapal mo naman. Pero alam ko, hindi namatay ka doon. Diba? Si Kristo, siya ipapasok sa iyo. Diba? Sabi ni Kristo, pag pakilala mo ko sa harapan ng tao, pakikilala kita sa harapan ng aking ama. Kapag ikinahiya mo ko, ikahiya kita. Kaya binigyan ko ang pagkakataon ng pakilala si Kristo sa harapan natin. Simple lang. Sino sa inyo dito ang sumunod sa panalangin tayo din, pasang naman, kanina? Okay. Kailangan si Kristo, okay?
Nakilala si Kristo, sabi niya, papakilala ko kayo sa lahat ng aking mga. Ngayon, kung tinanggap niya si Kristo, kung mamatay kayo, saan punta niyo? Sa langit. Yung pamilya niyo, sigurado na ba kayo si Jesus nasa puso nila? O ewan lang. Kaya sana, pero hindi sigurado. Ngayon, paano kayo, ano yung dapat niyong gawin? Paano kayo sa kanila? Ha? Ito, tama. Binigay ko sa inyo ito para pwede niyong pasahin din sa kanila. In fact, kung gusto niyo, meron dito sa internet, meron kaming website, pwede i-download ito. Palakihin niyo, bahala kayo, yung tinyurl.co. Para hindi mahirapan, pwede ko mag-request na labas yung cellphone niyo. Okay, request na. Okay. Pwede niyo ba akong i-text ngayon? Okay? Kung gusto niyo mga sumunod, ted lang. Huwag kayo mag-alala, hindi ako magpapadala ng lift, dinibenta akong ganito. Okay? Ang ibang trabaho ko, pero pwede i-text niyo, tapos padala niyo ako yung pangalan niyo. Ang ibig sabihin lang yan sa akin, si Jesus, pinapasok sa puso niyo o gusto niyo pang mahal ako pa. Okay, kaya kung sakaling gusto niyo na pwede ka bang ganito sa schedule, okay niyo lang sa text. Pero at least, text niyo lang, kahit lang, check lang, link niyo lang, lagay niyo or email address na maganda siguro. Kasi sa email address, yung katulad nito, pwede kong padala sa inyo. Pwede ka ba makipagtuwa sa grupong nais makasama? Gusto namin mag-form na maraming mga grupo. Ang grupo yon bibigyan din hindi religion kundi grupo ang nais makasama ng Diyos. Okay? Sa Facebook, may Facebook kayo, may ganun din kaming grupo, nais makasama ng Diyos. Okay? Doon nagpo-post kami ng video messages, tsaka other messages, text messages para lalo kayo malapit sa Diyos. Tapos, meron din radio, DCS, kung makikinig kayo, 7:00 AM, pwede na sa internet yan, TV channel 30. Globe yung sa akin, pero hindi ka pwede naman sa Globe, meron mga ibang. Sige. Sige, salamat sa inyo. At kung may tanong kayo o prayer request, nakuha niyo lang number ko. Hindi na ako. Tayo ko yung tumawag, meron akong handy sa Globe. Sabihin ko, nakapitawag. Pwede ako tumawag. Maraming kita dito. Sa landline, nandiyan din yung landline ko. 211-0-0-1, pwede yung tabagan sa lang time. Okay, any emergency, okay. Thank you, at siguro yung sa arrangement ng ano, kung yung boss na lang kung bakit. God bless you.